Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa mga naarestong Chinese na sangkot sa kidnapping. Timbog ang tatlong Chinese matapos manong dukutin at pagnakawan ang isang Vietnamese na babae sa Parañaque City. Inamin ang dalawa sa mga suspect na nagtatrabaho sila sa isang pogo. Nagpa-patrol job manahan. Hinarang ng mga pulis ang isang sasakyan habang pinapababa ang dalawang Chinese na sakay nito sa parking lot ng isang condominium sa Parañaque City, Martes ng gabi. Bago ito, isang Vietnamese na babae ang nakataka sa condominium unit sa lugar at humingi ng tulong sa lobby guard. Ilang oras na umuno siyang ikinulong doon ng mga suspect. According to her, mayroong nag-abduct sa kanya. Umalis yung tatlo, naiwan yung isa, nakatulog daw to. That's why she managed to escape doon sa room na pinagtaguan sa kanya. Sa investigasyon ng pulisya, alas 12 na madaling araw noong Martes, nakipagkita umano ang biktima sa mga suspect sa Parañaque para pag-usapan ang pagpapapalit ng pera. At habang nakikipagtransaksyon, dito na umano siya tinutukan ng patalim, kinuha ang kanyang cellphone at sapilitang isinakay sa sasakyan. Ilang oras umanong nagpaikot-ikot ang sasakyan bago siya dinala sa kanyang condominium unit sa Pasay City kung saan inutusan siyang buksan ang kanyang online bank account at ilipat ang nasa 20 milyon pesos. Ninakaw din ang 300,000 piso niyang cash sa unit at nasa 1 milyong pisong halaga ng alahas. Mula Pasay, dinala umano ng mga suspect ang biktima sa kanilang condominium unit sa Parañaque kung saan umano siya ikinulong. They're pushing na magpapalit. But when meet up na nila si victim, doon na sila nagdeklara ng parang robbery. Kabilang sa mga na-recover ng pulisya sa mga suspect ang tatlong baril, ilang bala, pera, hinihinalang shabu at ang sasakyang ginamit umano sa krimen. Nakikipagtulungan na rin ang pulisya sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Bureau of Immigration para maproseso ang kanilang deportation. Pinagahanap na ang isa pa nilang kasamahan. Inamin ng dalawa sa mga suspect na sa isang pogo umano sila nagtatrabaho at nasa 3 taon na silang nasa bansa. The suspect have to pay the price that they need to pay face in law. After what happened, they have been done to her and she once they return the money that they took from her. Nakakulong na ang mga suspect sa Parañaque City Police Headquarters kung saan nasampahan na sila ng patong-patong kaso na grave coercion, robbery, illegal detention, illegal drugs at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act. Job Manahan, ABS-CBN News. Arestado rin ang 12 Chinese na sangkot naman sa love scam sa Maynila. Inalam na rin ng immigration ang status ng mga nahuling dayuhan. Nagpa-patrol, Karen De Guzman. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI Special Task Force ang kondominium na ito sa Maynila. Matapos mabisto ang kanilang modus online kung saan niloloko ang mga biktima gamit ang mga litrato at video ng mga gandang babae. At kapag nakuha na ang loob sa kahihingian ng pera. Gagamit ng mga pre-recorded videos and photos ng mga sexy models, itong mga perpetrators, ito ay gagamitin nila para mag-entice ng mga online victims. Usually mga Chinese victims din ito online. 12 Chinese ang abutan nilang nakikipag-chat online gamit ang mga computer at mga cellphone sa tila opisina na pasilidad. Ayon sa NBI, isang nakatakas na Chinese worker ang humingi sa kanila na saklolo na nakaranas umano ng pamamaltrato sa mga kapwa Chinese dahil tumanggi siyang magtrabaho sa grupo. Siya ay pinahirapan, ginulpi siya. Meron pa daw times na tinutukan siya ng baril at siya ay kinukuryente. After noon, hiningan siya ng 500,000 pesos in exchange sa kanyang liberty. Siya ay tinreten na kapag siya ay nagsumbong sa pulis, siya ay papatayin. Hawak na ng NBI ang mga Chinese na sinampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Inaalam na rin ng Bureau of Immigration ang kanilang mga status
para maberipika kung sila ay mga overstaying aliens sa bansa. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Nilooban ng mga armadong lalaki ang dalawang magkatabing sanlaan sa barangay Ermita sa Cebu City nitong Miyerkules ng hapon. Sa kuha ng CCTV, kitang biglang pumasok sa sanlaan ng mga lalaki na may suot na helmet at may bitbit na malalaking bag. Pinadapa nila ang mga tao at saka nilimas sa mga lahas sa istante. Ganito rin ang ginawa nila sa kabilang pawn shop sa taya ng nagbabantay sa dalawang sanlaan na abot sa 10 milyong piso ang pinagsamang halaga ng mga tinangay na alahas. Ayon po naman sa Cebu City Police, apat na sospek ang kanilang pinaghahanap sa ngayon. Nakilala na ang isa sa mga sospek na siyang sentro ngayon ng hot pursuit operation ng mga otoridad. Patay ang isang senior citizen at isang babae sa magkahiwalay na sunog sa Maynila at Rizal. Nagpapatrol, Liza Aquino. Nabalot na maitim at makapal na usok ang bahaging ito ng M. De La Fuente Street sa Sampaloc, Maynila matapos lamunin ng apoy ang residential area sa lugar alas 5:30 na hapon nitong Miyerkules. Ayon sa BFP, umabot sa ikalawang alarmang sunog bago na apula makalipas ang 40 minuto. Aabot sa 10 hanggang 12 bahay ang natupo. Ang bahay po kasi dito dikit-dikit kasi nakita naman natin iskinita. At built sa light materials. Mabilis ang pangyayari kahapon. Parang within 5 minutes, ayan na, ang lakas pa ng hangin. Nahubo pa ng apoy, tumambad sa mga otoridad ang bangkay ni Crisanto Cruz, 69 na taong gulang na natrap sa nasunog niyang bahay. Labis ang kalungkutan ni Nanay Teresita sa sinapit ng kanyang kapatid na may sakit na Alzheimer. Sabi ng ate ko doon sa bumbero, tanggalin niyo yung mga yero, tanggalin niyo yung mga yero, baka mamaya nandiyan ang kuya ko. Ngayon, nung hinukay na talaga, kitang-kita ko talaga ang kuya ko, nakaganyan kamay. Sinong nasunog talaga siya. Umaapila sila ng tulong pinansyal para sa pagpapalibing sa biktima at para sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Nanawagan po ako sa inyo, natulungan niyo po sana kami na makapagsimula pa ulit, makapagsimula po kami. Ganito rin ang panawagan ni John Kenneth Aquino na walang naisalbang gamit. Lahat kasi silang pitong magkakaanak ay nasa labas nang mangyari ang sunog. Bali, tatlong family po ko doon. Tapos yung mga, may kapatid po ako nag-aaral, lubos din yung mga gamit niya, laptop, ginagamit niya po pag-aaral, uniform. Wala din po. Pagdating nga namin dito, wala na natiran. Nabigyan na ng lokal na pamalaan at mga taga-barangay ng hot meals at mga damit ang 38 pamilyang nasunugan. Pansamantalang manunuluyan ang ilan sa mga nasunugan habang iba naman sa kanila ay maninirahan muna sa kanila mga kaanak. Patuloy namang ibisigahan ng BFP ang posibleng pinagmula ng apoy at kabuong halaga ng pinsala nito. Sa San Mateo, Rizal, isang babae naman ang namatay sa hiwalay na sunog sa barangay Ampid 1 alas 5 na umaga nitong Miyerkules. Ayon sa BFP San Mateo, umabot lang sa unang alarmang sunog bago na ideklara ang fire out dakong alas 5:40 ng umaga. Isang bahay lang nasunog na ikinamatay ng 55 taong gulang na babaeng biktima. May tao pa lang natrap doon sa loob na hindi namin maano-ano dahil wala kaming gamit. Dahil wala, inaantay nga namin yung bumbero. Nung mabuksan na nila, nandun na sa kubeta pala, natrap na siya at wala na siyang buhay. Patuloy din ang investigasyon sa sunog. Liza Aquino, ABS-CBN News. Nasunog ang isang SUV sa EDSA Ortigas flyover Webes ng umaga. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Mandaluyong matapos itawag ng isang concerned citizen ang insidente bandang alas 9 ng umaga. Dagdag ng BFP, lumabas agad ng sasakyan ang driver ng SUV nang mapansing may lumalabas na usok mula sa hood ng sasakyan. Mabilis na apula ang sunog at wala namang naitalang sugatan sa naturang insidente. Dahil sa dumaraming kaso ng leptospirosis, kinailangan ng i-convert ang gymnasium ng National Kidney and Transplant Institute para maging isang leptospirosis ward. At live mula sa NKTR sa Quezon City, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, gaano karami ang nakakonfine ngayon? At siguro epekto ito ng pagbaha, no?
Karen, sa ngayon ang gymnasium o leptospirosis ward ng National Kidney Transplant Institute ay may 30 pasyente na. Lahat sila ay may exposure sa baha sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila. Eksakto 2 linggo na ang nakalilipas. Alam mo, tuwing tag-ulan talaga kung saan mas madalas ang baha ay inaasahan ng NKTI na tataas din ang kaso ng leptospirosis. Ang masama at malungkot na balita ay dito sa ospital, 2 pasyente na nila ang namatay dahil sa sakit. Nilusong ni Jesse J ang mataas na baha sa kanilang lugar noong July 24, makapasok lang sa trabaho. Nitong Sabado lang siya nag-umpisang makaranas ng lagnat at panghihina. Di ko po kasi alam na iinom po pala ng gamot na gano'n. Nagugas lang po ako ng paano. Hindi rin inakala ng estudyante at fish vendor na si Warley, natatamaan siya ng sakit dahil malakas naman umano ang kanyang resistensya. Sobrang hirap po. Lalo na to kung realist na to. Patunay ako doon na isa ako doon sa nagsasabi, hindi na malakas ako. Pero eto, tinamaan din ako ng sakit. Kaya ingat lang din tayo. Ilan lang sina Jesse at Warley sa kabuuang 48 pasyente ng NKTI na may leptospirosis at kasalukuyan nagda-dialysis. Isang indikasyon na nasa advanced stage na ang sakit. Ayon kay Dr. Romina Dangilan, 2 pasyente nila ang namatay nitong nakaraang linggo dahil sa komplikasyon. Sa ngayon, nasa 30 pasyente ang nasa gym ng NKTI. Handa naman ang ospital na magdagdag pa ng mga kama dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso. Pero kaakibat nito ang pangangailangan ng karagdagang staff. We ask for an augmentation, so we are requesting for 20 staff nurses and 10 internal medicine doctors to help us to monitor these patients. Paalala niya sa publiko, hindi lang sa paglusong sa baha ng may sugat pwedeng makuha ang leptospirosis. Sometimes we don't have an outright wound, but sometimes around the nails, maybe we pulled a nail, and then, you know, any entry, any break in the skin, the leptospirosis can already enter. So let's not be complacent. Kung lumusong sa baha ng 1 beses at wala namang sugat sa paa, maituturing kang low risk. Kaya payo ng NKTI, uminom ng 2 capsule ng doxycycline 1 hanggang 3 araw mula exposure. Kung may sugat naman, moderate risk yan. Kaya dapat uminom ng 2 capsules kada araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw pagkatapos ma-expose sa baha. High risk namang maituturing ang palagi ang pagkaka-expose sa baha, may sugat man o wala. Ang dapat gawin dito, uminom ng 2 capsule kada linggo hanggang matapos ang exposure sa baha. Kailangan ng reseta ang doxycycline na maaaring makuha sa pinakamalapit na health center. Sa 3rd and 4th weeks ng Hulyo, kung kailan naganap ang malawakang pagbaha dahil sa habagat, halos 70 kaso ng leptospirosis ang natala. Bagamat mas bababa ang mga kaso mula Enero hanggang Hulyo nitong 2024 kumpara noong nakaraang taon, nasa kalagitnaan pa lang ng tag-ulan at hindi pa nagsisimula ang La Niña, kaya may banta pa rin ng mga pagbaha sa maraming lugar. Patuloy ring inaabisuhan ng publiko na maging alerto, hindi lang sa leptospirosis kundi sa iba pang sakit gaya ng dengue. Mula Enero hanggang Hulyo, nasa higit 128,000 na ang tinamaan ng dengue sa bansa. Higit na mas mataas kumpara sa 97,000 sa parehong panahon noong 1 taon. 337 naman ang namatay dahil sa dengue. Karen, ayon sa DOH, ang incubation period ng leptospirosis ay 2 hanggang 30 araw mula sa exposure. Pero pwede na magsimulang magpakita ang sintomas ito 1 linggo hanggang 2 linggo mula sa pagkakalusong sa baha. Karen. Maraming salamat, Rafael Bosano. Bronze medal ang may uuwi ng Pinoy boxer na si Nesty Petesho na lumaban sa women's 57-kilogram division sa Paris Olympics. Bigo namang makakuha ng medalya sa men's weightlifting si John Ceniza. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
Lumaban si John Ceniza sa 61-kilogram division sa kanyang Olympic debut sa men's weightlifting sa South Paris Arena. Pero tatlong beses niyang hindi nabuhat ang starting weight na 125 kilograms. Hindi na nakausad sa kompetisyon si Ceniza na iniinda ang kanyang bumabalik na shoulder injury. Nadepensahan naman ni Li Fabin ng China ang kanyang Olympic title para maiuwi ang gold medal. At nag-set pa ng Olympic record sa buhat niyang 143 kilograms sa snatch. Sa women's boxing, bronze medal ang mayuwi ni Nesty Petesio mula sa women's 57-kilogram division matapos maungusan ni Julia Zeremeta ng Poland sa semifinals. Nakuha ni Petesio ang first round sa scorecard ng judges, pero naging agresibo ang Polish fighter sa round 2 at 3. Sa huli, panalo si Zeremeta via split decision. Nagpasalamat pa rin si Petesio, lalo sa mga Pinoy sa Paris na nagpakita ng suporta. Grabe yung suporta niyo, solid na solid po. Eh. Pasensya na at hindi natin nakuha yung panalo ngayong gabi. Pero sa suporta niyo po, parang panalo na din po. Salamat po. Mabuhay po kayo, inyot po kayo. Nakahit bronze lang siya, at least lumaban siya. Meron na tayong 2 gold and 2 bronze. Super happy, nakaka-proud maging Pilipino, sobra. Sumabak din sa first round ng women's golf ng Paris Olympics ang Pinay golfers na sina Bianca Pagdanganan at Doty Ardina nitong Miyerkules. Nagtapos si Pagdanganan sa 13th place kasamang 12 pang golfers, kabilang sina defending champion Nelly Korda ng USA at world number 3 na si Amy Yang ng South Korea. Nasa joint 40th naman si Ardina sa pagtatapos ng seesaw round, habang nasa joint 49th place ang Phil Japanese golfer na si Yuka Saso. Tatagal hanggang Sabado ang laban ng mga Pinay golfer. Sa women's weightlifting, sasabak si Elrin Ando sa 59-kilogram division ngayong Huwebes ng gabi. At sa Sabado naman si Vanessa Sarno sa 71-kilogram division. Diane Castillejo, POC Media, Paris 2024. Nagbigay pugay ang mga artista kabilang ang isa sa mga original na Regal Baby na si Gina Bonnevie sa pumanaw na Philippine cinema icon na si Mother Lily Monteverde. At live mula sa Quezon City, nagpapatrol si Ganiel Krishnan. Ganiel, kamusta ang sitwasyon dyan sa burol ni Mother Lily? Gretchen, tuloy ang dagsa ng mga nakikiramay mula sa mga nakatrabaho, nakasama at naging kaibigan ni Mother Lily. Kabilang rito ang Regal Baby na si Dina Bonnevie at iba pang artista gaya ni Gabby Concepcion, Enchong D at Rina Raimundo. Mula sa dami ng mga ipinadalang gulaklak hanggang sa pagdalaw ng mga artista, puno ng pagmamahal at suporta ang lahat para sa naiwang pamilya ni Mother Lily Monteverde matapos ang kanyang pagpanaw noong Linggo. Isa sa mga bumisita Miyerkules ng gabi ay ang original Regal Baby na si Dina Bonnevie. Kwento ng aktres, sa sobrang close niya sa pamilya Monteverde, pati ang kanyang screen name ay inakala nilang magiging Monteverde na rin. I was like the ate in her amongst her children. So parang, in fact, my name was supposed to be Marilyn Monteverde. She won Miss Magnolia, first runner-up as Dina Bonnevie. So let's just retain the name Dina Bonnevie, but I was almost Marilyn Monteverde. Kahit naman dumadaan sa pagsubok ngayon, nakiramay ang aktor na si Ninyo Mulak. Gusto ko pumunta rito, gusto ko makiramay, kaso may pinagdadaanan din ng aking pamilya. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na dumalaw at makiramay kina Dondon, kina Rochelle. Si Mother, alam ko isang magulang. Kaya bilang isang magulang, I'm sure masasaktan din siya para sa akin na tulad ko, nakita ko yung pinagdaanan ng anak ko. Tinawag naman ng direktor na si Joel Lamangan na end of an era ang pagpano ng batikang producer. Si Direk Joel ang nag-direct ng ilang pelikula ng Manopo series na produced ng Regal Entertainment ni Mother Lily. Malaki ang contribution niya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa dami ng ginawa niyang pelikula, masasabi natin isang malaking era ang kanyang nirepresent. Ngayong nawala na siya, wala na yung era na isang malaking pagkawala ng era na yon. Dumalo rin sa lamay si ABS-CBN Chairman Mark Lopez at dating Senador Kiko Pangilinan.
Gretchen, ngayong hapon dumating na din at nagpaabot ng kanilang pakikiramay si star for all seasons Vilma Santos Recto at ang pamilya Revilla. Bukas ang huling gabi ni Mother Lily at inaasahang dadagsa pa ang mga artistang gusto maghatid ng kanilang pakikiramay. Gretchen. Maraming salamat, Daniel Krishnan. May nabibili ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga piling opisina ng National Irrigation Administration. Ang bigas na binibenta nila ay mula sa contract farming program kung saan ang gobyerno mismo ang nagbibigay ng puhunan at bumibili ng palay. Nagpapatrol, Lady Vicentia. Agad pumunta sa opisina ng National Irrigation Administration si Orlando nang malamang may mabibili roong bigas sa halagang 29 pesos kada kilo. Kwento niya, para sa mga tulad niyang 4-piece beneficiary na walang regular na trabaho, sinasamantala niya ang mga pagkakataong may mabibilhan ng mas murang bigas. Ang mura siya. Halos kalahati po diferensya. Malagang halaga po. Kasi yung talaga inahanap natin, yung mura talaga. Eh pag ano, sa pagbumili ka kasi ng 1 kilo, sa ngayon halos 2 kilo na yung katapat niya pag ito yung nabibili. Iba pa ang programang ito sa naunang P29 program ng Department of Agriculture kung saan lumang stocks ng National Food Authority ang paninda. Nakipagkasundo ang NIA sa mga Irrigations Association para sa contract farming. Sa ilalim ng programa, sagot na ng gobyerno ang puhunan sa farm input tulad ng binhi at pataba. Kapag anihan na, bibilhin naman ng NIA ang palay para gilingin tsaka ibebenta sa kadiwa ng 29 pesos per kilo. Meron kami bibigyan ng capital sa input, around 30,000 pesos. Ano? And then may cash din, may 20,000 pesos na cash. And then ibabalik ng mga farmers natin sa NIA 5 tons. Pagbalik nila ng 5 tons, magbibigay ulit ang NIA ng around 50,000 pesos. So, all in all, 100,000 pesos ang ibabayad ng NIA doon sa 5 tons. So, parang binibili ng NIA siya ng 20 pesos per kilogram na wet. Para sa National Confederation of Irrigators Association, naging posible ang retail price na 29 pesos per kilo dahil sa subsidiya ng gobyerno. Ang puhunan lang namin yung effort namin, yung pag-trabaho, labor lang, zero. Zero ang puhunan. Kikita kami, wala nang kaming gastos. Suportado ng grupong Bantay Bigas ang pagsalo ng gobyerno ng gastusin sa produksyon ng palay hanggang post-harvest facilities. Pero para umano maging sustainable ang programa, kailangang masiguro ng gobyerno na malalaanan ito ng mas malaking budget para mas maraming magsasakarin ang makinabang. Magagaling dapat sa GAA yung mga subsidy para sa production cost ng ating mga magsasaka para ma-attain yung available at affordable na presyo ng bigas. Hindi yung gaya ngayon, 29 pesos, nandun lang sa mga ilang mga kadiwa centers, limited, sobrang limited ang nakakabili. So yung 29 pesos ay talagang hindi yan nagtitrickle down dun sa mga palengke na nananatiling mataas yung presyo ng bigas. In reality kasi hindi naman natin kaya i-subsidize lahat. Eh. Pero malaki na po kasi ang binibigay ng gobyerno sa ating mga farmers. Yun lamang proceed sa RCEF. Eh. Iba pa yung budget ng National Rice Program. 40,000 magsasaka ang katuwang ngayon ng NIA sa contract farming program pero 1% pa lang ito ng kabuuang bilang ng mga magsasaka sa bansa ayon sa ahensya. Kaya sa unang bugso ng NIA sa kadiwa, 10,000,000 kilong bigas muna ang ibebenta sa mga opisina ng NIA sa Quezon City, Region 3, Calabarzon, Mimaropa at Caraga. Prioridad na mapagbentahan ang mga miyembro ng 4-piece, mga may kapansanan at senior citizens. Lady Vicentio, ABS-CBN News. At good news sa mga motorista dahil namumuro ang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Samantala, hindi pa umano magpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang paglakas ng piso kontra ang dolyar. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Isang tangke kada araw ang nakukonsumong LPG sa karinderya ni Jean. Ngayong Huwebes, sinabihan na siya ng dealer niya na lalagpas na ng 900 pesos ang kada 11 kilogram na tangke. Pero sa halip na magtaas ng presyo ng ulam, siya na lang anyang sasalo ng dagdag presyo sa LPG ngayong buwan.
Hindi ko naman pwedeng bawian ang customer ko. Ikaw, mawawalan ako ng customer eh. Pag tumaas pa ako, marami kaming karinderiya. Gusto ko ma-maintain ko sila. Ngayon Linggo lang ang simula ng taas presyong 30 centavos kada kilo sa LPG sa mga nasa ilalim ng state of calamity dahil may 15-day price freeze. Pero kung bad news ang istorya sa LPG, may namumuno namang big-time rollback sa diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Batay sa unang tatlong araw ng trading sa world market, umaabot na sa mahigit 2 pesos kada litro ang ibinagsak sa presyo ng imported na petrolyo. Bumaba kasi ang demand sa langis dahil sa paghina ng ekonomiya ng maraming malalaking bansa. Nagkaroon po ng pagkatakot po, no, ng emotional fear po dahil po doon sa possible recession ng US. So pag sinabing mag-recession, hihina yung demand. So talagang nangibabo po yung emosyon. Ito na ay kalimang sunod na linggong puro rollback na umabot na sa mahigit 2 pesos sa diesel at lagpas 3 pesos sa kerosene. Pero magtutuloy-tuloy kaya ang rollback sa mga susunod na linggo? Talagang nag-iiba po every week. So, nakikita po natin na baka po may posibilidad na medyo lumakas po ulit yung presyo dahil po mataas po ang tensyon sa Middle East ngayon, no? Dahil po inaasahan po yung pag-retaliate ng Iran sa Israel. Bukod sa petrolyo, maraming pangunahing bilihin din ang may imported component. Pero sa taya ng mga supermarket owners, hindi bababa ang presyo ng bilihin dahil lang sa paglakas ng piso. Too short, no? Sad to say, you know, kung stable ang economy natin, maaari. Kaya lang, since galaw-gaw, no, ng economy natin, konting factors, external and internal, kaagad apektado na kaagad ang exchange rate natin. Mula Lunes, nasa 57 peso level na ang palitan na lalo pang lumakas ngayong araw matapos magsara sa 57.31. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Nagkasa ng tatlong araw na tigil pasada ang transport group na manibela na tutol sa Public Transport Modernization Program. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy pa rin ang implementasyon ng programa sa kabila ng resolusyon ng ilang mambabatas para suspindihin ito. Nagpapatrol, Johnson Manabat. Saan po ako kukuha ng 120,000 para ibayad ko sa kooperatiba para akong maging membro pa lamang? Isa lamang si Danny sa maraming single operator ng public utility jeepney na miyembro ng grupong manibela na hindi sumali sa consolidation. Ilan sa ikinatatakot nila ang malaking gastos at ang mawala sa pangalan nila ang prangkisa. Nasa halos 20% pa ng mga pampublikong sasakyan ang namimiligrong hindi na makabiyahe, lalo't ang presidente na mismo ang nagsabi na tuloy na ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP. Dahil dito, plano ng manibela na muling lumabas sa lansangan, hindi para pumasada kundi para magtigil pasada. Hindi ko po alam, mahal na Pangulo, kung nagbubulag-bulagan kayo. Sinasabi ninyo, minorya, mayorya, hindi po dapat ito ang sinasabi ng isang Pangulo sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Ang dapat, pantay-pantay na pagtingin. Ano na yun? Plano ng grupo na gawin ang tigil pasada mula Miyerkules hanggang Biyernes sa susunod na linggo. Kumuha na sila ng permit mula sa Manila LGU pero wala pa itong tugon dito. Ayon naman sa MMDA, handa ang ahensya para sa tigil pasada. Nakanda po tayo na mag-provide ng libreng sakay, mag-provide ng security doon sa mga hindi sumasama sa tigil pasada. Sa kabila ng bantang tigil pasada, ang sabi ng DOTR, hindi naman pwedeng ma-hostage ng tinawag nilang minorya sa sektor ng transportasyon ang buong bansa para lang marinig ng Pangulo ang kanilang hinaing. Pero para sa grupong manibela, may mga pamilyang umaasa sa kanila araw-araw kaya importanteng maipaglaban ang hanabuhay na alam nila. Hunyo taong 2017 pa, nang ilunsad ng pamahalaan ng NUI Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP na ngayon ay Public Transport Modernization Program o PTMP na. 7 beses ding naudlot ang implementasyon nito. There must have been a reason why it has been postponed 7 times. Probably even during those times, DOTR itself was not ready.
kabilang si Escudero sa 22 senador na pumirma sa Senate Resolution na layong suspindihin ang programa. Pero paliwanag ng DOTR, Consistent lamang ang ating Pangulo sa kanyang sinabi kahapon. Tuloy ang programa. This basically was to make everybody be properly informed, make everybody, those na gustong sumama, sumama. Ibinida rin ng manibela ang prototype jeepney na ito na gawa ng kanilang grupo. Ayon kay Valbuena, Euro 4 compliant na rin ang makina nito, may dashcam at CCTV. Hindi anya hamak na mas mura ito na nagkakahalaga lang ng halos 1 milyong piso kumpara sa higit 2 milyong pisong modern jeepney na galing China. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Bumilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2nd quarter ng taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, umakyat sa 6.3% ang gross domestic product ng bansa kumpara sa 5.8% noong unang quarter. Paliwanag ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, mas mabilis na lumaki ang kinikita ng mahihirap na Pinoy kumpara sa pagtaas ng kita ng mga mas mayayaman. Sa kabila nito, sinabi ni National Statistician and Civil Register General Undersecretary Claire Dennis Mapa na nananatili sa 4.6% ang household spending o paggastos ng mga Pilipino na siyang pinakamababa sa nakalipas na mahigit isang dekada. Anya, hindi gaanong gumastos sa mga Pinoy sa mga hotel at restaurant, kalusugan at pananamit. The incomes of the poorest members of our populations, for example, the 20% poorest of our population, have seen their incomes in absolute, in real terms, no, increasing faster despite the inflation than the increases in the incomes of the richer members of our population. Ay bumaba tayo, clothing and footwear. Bumaba siya ng 4.8. So negative 4.8 yung growth rate niya. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may maulan na lugar dito sa Metro Manila kaninang umaga. Yan ba'y dala ng habagat? Kabayan, habagat nga ang nagpaulan ng maaga po kanina dito sa may bahagi ng Metro Manila at ilang karating probinsya na posibleng maulit muli bukas. Pero papahina na po itong habagat dahil patuloy din ang paglayo ng bagyong humihila rito. Aasahan pa rin po ang thunderstorms bandang hapon at gabi, pero wala namang nakikitang panibagong sama ng panahon hanggang sa susunod na linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong Biyernes sa Luzon, meron na pong mga pag-ulan sa umaga sa Ilocos Region at sa Cavite. Kakalat na rin po yung mga pag-ulan sa Central Luzon, Laguna at Batangas bandang tanghali at mas malakas pa ang ulan sa hapon sa ilang bahagi ng Zambales. Meron na rin mga pag-ulan sa may Cagayan Valley at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa gabi may aasahan pang pangapag-ulan sa Ilocos dito po sa Central Luzon at maging sa may Calabar Zone. Sa Palawan naman, maaraw po at mainit maghapon at bandang oras pa ng hapunan, may aasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Sa Visayas, ilang bahagi ng Eastern Visayas ang uulanin sa umaga. Sa hapon naman, meron na rin mga pag-ulan sa may Bohol, Cebu at Negros, lalo po sa may Negros Oriental. Mawawala ang mga pag-ulan sa Kabisayaan pagsapit ng gabi. Sa Mindanao, umaga pa lamang maulan na sa may Zamboanga City, Basilan at ilang bahagi po ng Davao Oriental. Mula naman tanghali, kakalat na po yung mga pag-ulan sa maraming lugar sa Mindanao at malalakas ang buhos ng ulan sa hapon sa may Lanao del Sur, hilagang bahagi ng Bukidnon at malaking parte po ng Soccsergen pati na sa may Maguindanao del Sur. Sa gabi may mga pag-ulan pa sa ilang lugar lalo po dito sa Bukidnon. Tayo naman sa Metro Manila, magiging maaraw bukas pero posibleng umulan muna sa umaga bago po ang pagsikat ng araw bago magtanghali. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya! Naglabas ng freeze order ang Court of Appeals sa bank accounts at mga ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at ilan pang individual. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
10 bank accounts ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy kasama ang 7 real property, 5 sasakyan at 1 aircraft ang isinailalim sa freeze order ng Court of Appeals nitong August 6. Kasama rin sa freeze order ang 47 na bank accounts, 16 na real property at 16 na sasakyan ng KOJC. Bukod sa ari-arian ng pastor at kanilang religious group, kabilang din sa freeze order ang ibang individual na miyembro at opisyal ng KOJC, pati ng Children's Joy Foundation Incorporated at Swarasug Media Corporation na nagpapatakbo sa SMNI. Sa desisyon ng korte, pinaboran nila ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council na nag-imbestiga kay Pastor Quiboloy at mga kasama sa mga kasong qualified human trafficking at child at sexual abuse, pati ang pag-solicit ng donasyon sa Amerika. Sabi ng CA, para maiwasan ang paggalaw ng pondo, kailangan ang 20-day freeze order na inilabas sa mga bangko at opisina ng gobyerno tulad ng Land Registration Authority at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayon sa korte, ang mga alegasyon at dokumento laban sa mga akusado ay sapat para paniwalaan na maaaring may kaugnayan sa mga ilegal na aktibidad at krimen ang mga bank account. Sinabi ng CA sa desisyon na ang AMLC investigation ay dahil na rin sa request ng Department of Justice para sa komprehensibong financial investigation laban kay Pastor Quiboloy at kanyang grupo dahil sa mga kaso dito sa Pilipinas at sa Amerika. Ikinalugod ng DOJ ang desisyon ng CA. Ang goal talaga natin dito ay malimit po yung actions or yung movement ni Pastor Quiboloy. Especially in cases like this where we are faced with somebody with a lot of resources, it is a tool of the government to freeze assets in order for the person not to be able to use the same resources. Sa isang pahayag sa media, sinabi ng abogado ni Pastor Quiboloy at ng KOJC na hindi nila inasahan ang freeze order at hindi muna sila magkukomento hanggat hindi nakatatanggap ng opisyal na kopya. Reaksyon naman ni Senador Risa Ontiveros, nararapat lang para kay Pastor Quiboloy ang freeze order. Nagpasalamat din si Ontiveros sa AMLC at umaasa siyang hindi makakatakas ang KOJC leader para sa tuluyang pagkamit ng hustisya ng mga naging biktima. Tiniyak naman ng Philippine National Police na nasa loob lang ng KOJC compound si Pastor Quiboloy at iba pang akusado. Yes, that's what the indicators and the informants are telling us, na nandun lang sa loob. Kaya nga binabantayan siya ng kanyang mga tagasunod. Nag-request pa ng karagdagang puwersa ang pulisya para mas mabantayan ang KOJC compound. Pero hindi rin umano mayaalis ang posibilidad na tumakas si Pastor Quiboloy, bagay na pinaghahandaan din ng pulisya. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Nagsumite ng kopya ng CCTV sa National Bureau of Investigation ang 3 hotel kung saan nakita ang akto na si Sandro Mulak bago at pagkatapos na nangyari ang umano'y pangmumolestya sa kanya. Nakipag-ugnayan sila sa tanggapan ng NBI Public Corruption Division matapos ipasampina kaugnay ng sexual harassment complaint na isinampa ni Mulak. Tumaginang magbigay ng pahayag ang mga kinatawa ng mga hotel. Samantala, inimbita rin ng NBI ang 2 independent contractor ng GMA Network na sangkot sa reklamo para magbigay ng salaysay bukas ng hapon, August 9. Inaasahang ding magbibigay ng affidavit o pahayag sa NBI sina Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, ang Senior Vice President for Programming, Talents Management Group ng GMA Network. Una nang tiniyak ni Valdez na magiging patas ang network sa kanilang sariling imbestigasyon. Hindi pa masabi ng Philippine Coast Guard kung kailan masisimulan ang pagsipsip sa langis na lula ng motor tanker Terra Nova. Pero sinisiguro nila na magiging ligtas ito at may iwasan ang mas malalang disgrasya. Nagpa-patrol, Dennis Datu. Sampung metal cups na naikabit sa mga pressure valves ng motor tanker Terra Nova. Sa oras na matapos ito, isusunod na unang bahagi ng pagsipsip sa langis. Aprobado sa Philippine Coast Guard ang gagawing proseso ng Salvor Company na Harbor Star sa pagsipsip sa langis base sa isinagawang simulation kahapon.
Pero hindi makapagbigay ng timetable ang Philippine Coast Guard kung kailan magsisimula ang aktwal na pagsipsip sa langis. But during the test, it was demonstrated na hindi ganun kadali yung pag-conduct ng siphoning. It needs to be very careful na process. So we are appealing to the public to be patient. Safety pa rin yung pinaka-concern natin. Sa motor tanker Jason Bradley naman na lumubog sa bahagi ng Mariveles, Bataan, patuloy ang divers sa pagkakabit ng mga tubo para sa paghahanda sa pagsipsip sa higit 5,000 litro ng diesel. Wala pong nakitang butas dun sa barko na kailangan i-patch. We are hoping po by next week nakalutang na po ito. Sabi ng Philippine Coast Guard, wala ng bagong oil sheen sa Manila Bay. Ito rin ang nakita ni Agri-Party List Representative Wilbert Manoy Lee na kasama ng PCG na nag-inspeksyon sa Ground Zero. Nagtungo sa Bataan ang kongresista para kumuha ng mga impormasyon sa gagawing investigasyon ng Kongreso sa paglubog ng motor tanker Terra Nova, motor tanker Jason Bradley at pagsadsad ng MV Mirola 1. Maraming reports na lumabas na meron pang lumabas na smuggling, may smuggling activity, may paihi, meron pang mga lumabas na reports na wala raw permission na maglayag. No? Kaya ang mga lumalabas na may mga kasabwat ba, whatever. No? So, yun ang inquiry natin. Dapat malaman natin kung meron ba talaga mga kasabwat. Kasi ang laki nitong barko, paano naman ito maitatago? Mula sa spill naman ang kinakaharap ng mga taga-Sagay sa Negros Occidental. Nagkulay itim ang bahagi ng dagat sa may Sagay feeder port nang matapon ang molasses kahapon. Sa investigasyon, nagkakarga ng 300 metriko toneladang molasses mula sa truck patungo sa barkong MT Mary Queen of Charity nang mapansin na nagbago ang kulay ng dagat. Hindi pa masabi ang dami ng molasses na natapon, pero sabi ng Philippine Coast Guard, hindi naman mapanganib sa kalikasan ang molasses. Hindi naman siya threat to the environment. Molasses come from sugar. So, hindi naman siya. But just the same, because it can cause discoloration sa tubig, the Coast Guard, as we are organized now, the Coast Guard district through the stations and substations in the area, and the Marine Environmental Protection Group immediately responded to the incident and also coordinated with relevant agencies. Sinusuri na ng PCG Marine Environmental Protection Unit ang tubig sa lugar habang pinagsusumiti na ng PCG ng Marine Protest ang kapitan ng barko. Dennis Datu, ABS-CBN News. Lalahok ang ilang premyadong pole vaulter sa mundo sa isang international competition na gaganapin dito sa Pilipinas at inorganisa ni Olympian at World No. 2 EJ of Vienna. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Natapos na ang kampanya ni EJ Obiena sa Paris Olympics, hindi man siya nakapag-uwi ng medalya, may magandang balita naman siya para sa mga Pilipino. Ayon kay EJ, may inorganisa siyang International Pole Vaulting Competition, gagawin ito sa Setyembre dito sa Pilipinas. Would want to be able to bring an international competition. It's already registered, sanctioned by World Athletics. Dagdag ng World No. 2 pole vaulter, kabilang sa mga inaasahang lalahok ay sina Alex Schernickel ng Germany, Emmanuel Karalis ng Greece at Bokai Wang ng China at ilan pa sa mga nakatapat niya sa Olympic Finals. Nakatakdang idaos ang kompetisyon sa Ayala Triangle Garden sa Makati. Nakipagtulungan kay EJ ang isang European consultant para masigurong pasado sa world standard ang mga equipment na gagamitin. The surface that we're using is the same as what the surface here in Paris in Tokyo. Samantala, sinabi kahapon ng adviser ni EJ na si James Lafferty na 10 araw bago ang laban sa Paris Olympics, nagkaroon ng back injury si Obiena. Hindi umano nakapag-insayo at ni hindi man lang makatakbo si EJ. Kaya kinailangang ilipad sa Italy para mapagamot. We put EJ on a plane to Italy in over a 24-hour period. He left France, left the training camp in Normandy, flew to Rome, met with the doctors, had the procedure done. Then we put him back on a plane, brought him back to France. The fact that he competed, in my opinion, is amazing. The fact that he came in fourth
is beyond amazing. Hindi pa masabi ni EJ kung lalahok siya sa Los Angeles Olympics sa 2028. Pinag-iisipan niya umanong mabuti ang mga susunod na hakbang. I don't want to lie. I don't want to go and say, oh, yeah, we're gunning right away, this and that. And if I don't truly feel that, if I don't truly comprehend the sacrifices that I need to do, I don't want to be in LA and just be in LA. If I'm going to do that, I'm going to go all out. I'm going to freaking win the thing. Pero tiniyak ni EJ na lalahok pa rin siya sa ilang kompetisyon sa mga susunod na buwan dahil balak niyang mapanatili ang kanyang world number 2 ranking. Jack Batallones, ABS-CBN News. Formal nang nakipag-alyansa sa partido ng Pangulo ang Nationalista Party para sa halalan 2025. Patuloy naman ang panawagan ng Pangulo para sa pagkakaisa ng mga lider sa bansa. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Ilang buwan bago ang paghahain ng kandidatura para sa halalan 2025, nagsanib puwersa ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Nationalista Party. Pinangunahan ng Pangulo at ni Nationalista Party Chairman at dating Senador Manny Villar ang pormal na paglagda ng alyansa ng dalawang partido sa isang programa sa Taguig City ngayong Webes ng umaga. Today, we have the opportunity to forge another partnership that will broaden the grand coalition working under the banner of Bagong Pilipinas. With this, we form a strong united front that will help us fulfill our shared goal for the Filipino people. We need to prove to the Filipino people that we are a nation capable of rising above our differences in order to build a bright future for the country. This alliance with the President's political party, the Partido Federal ng Pilipinas, is the right first step towards that glorious direction. Nauna na nakipagsanib puwersa sa partido ng Pangulo ang Lakas CMD, National Unity Party, at ang Nationalist People's Coalition. Sa pakikipag-alyansa ng Nationalista Party, tuluyan na umanong naging pinakamalaking political bloc sa Pilipinas ang Partido Federal. Ginit naman ng Pangulo ang patuloy na panawagan para sa pagkakaisa ng mga leader ng bansa at isantabi ang pamumulitika at personal na interes para sa bayan. Unity is the key for us to move forward. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for our political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place, to transforming the lives of our people. Inihayag ito ng Pangulo matapos punahin ni Vice President Sara Duterte ang umano'y kakulangan ng administrasyon na tugunan ng mga problema ng taong bayan. Samantala, ikinakasa naman ang alyansa ng Liberal Party sa Akbayan Citizens Action Party at sa Katipunan na Nagkakaisang Pilipino o KNP na pinamumunuan ni dating Senador Bam Aquino. Ayon kay Aquino, pinag-aaralan din nila ang pakikipagsanib puwersa sa Magdalo Party, pero git niya, nananatiling independent group ang KNP. Being an independent, sa palagi ko po, no, sir, mas ma-address mo yung problema talaga ng taong bayan na hindi ka napipilitan kumiling sa isang grupo man lang. Bagamat suportado umano ng KMP ang paninindigan ng administrasyon tungkol sa Pogo, West Philippine Sea at edukasyon, mas nanaisin pa rin umano ng partido na maging independent para mas malaya silang makapagsalita sa mga issue. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Sinagot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang paratang na tumanggap siya ng suhol mula sa kumpanya na magpapaupa ng mga automated counting machines para sa halalan sa 2025. Nagpahiwatig din siya na ang dating kinontrata ng COMELEC para sa automated polls ang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya at sa komisyon. Nagpapatrol, Sherian Torres. Inilatag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang anyay prebang wala siyang itinatagong 51 bank accounts gaya na ibinibintang sa kanya. Una na siyang inakusahan ng pagkakaroon ng offshore accounts kung saan ipinadadala ang umano'y suhol ng Miro Systems Company Limited na kinontrata ng COMELEC para sa halalan 2025. Gamit ang ipinakitang deposit slip ni Sagip Congressman Rodante Marcoleta, pinuntirya ni Garcia ang isang US-based company na nagbukas umano ng bank account gamit ang kanyang pangalan. Hindi kasi na-erase
Haleo Consulting LLC ang nagpadala. Alam niyo po, nung makita ko po yan, ako po'y kinilabutan. Sapagkat isa lang ang pumasok sa akin bilang namumuno ng COMELEC. This is direct intervention sa election ng Pilipinas ng isang foreign entity. Bawal na bawal po yan. Ito po'y isang banta sa ating demokrasya. Sabi ni Garcia, ang Jaleo Consulting ay pag-aari umano ng isang Jose Antonio Herrera na anyay director ng Albatros Technologies Corporation. Dagdag niya, nasa iisang gusali lang umano sa Barbados ang opisina ng korporasyong ito at ang Smartmatic Services Corporation na una nag-supply ng vote counting machines sa Pilipinas. Sino ba talaga yung Jose Herrera na yan? Eh, lawyer po pala ng dati nating provider eh. Nandyan din po, mariresearch niyo. At ang pinaka-importante, father-in-law ng founder, ng one of the founders and owner ng dati nating provider. Bakit po nagli-lead sa iisang company lang? Consistent sa lahat na nag-opusa sa atin, gamitin ang mga lumang makina. Consistent. Hindi po ba kayo nagtataka? Sagot naman ng Smartmatic, wala silang alam sa mga umano'y di patas at di makatarungang bintang ni Garcia. Anila, prioridad nila ang nakabinbin nilang kaso sa Korte Suprema at spekulasyon daw ang mga kwento laban sa kanila. Ipinakita rin ni Garcia ang kanya mga email sa mga bankong Cayman National at Scotiabank Cayman na kapwa nagdeklarang wala siyang bank account sa kanila. Nauna rito, nagpakita si Garcia ng bank certificates na nagpapatunay na non-existent at hindi totoo ang 51 bank accounts na iniuugnay sa kanya. Hinihintay na lang ni Garcia ang resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council bago niya sampahan na reklamo si Marcoleta sa House Committee on Ethics. Pag ginamit po na yung NBI investigation at saka po ng Anti-Money Laundering Investigation, mabigat po yun kahit sa korte tayo makarating o kahit sa ano pang body o kapulungan tayo makarating. Tugon ni Marcoleta kay Garcia. Kung meron siyang ground na mag-file ng ethics complaint, kung palagay niya tama yung gagawin niya, we are in a democracy, why don't he do it? Sinagot din ng kongresista ang hamon sa kanya ni Garcia na huwag gamitin ang kanyang parliamentary immunity at panumpaan ang mga bintang niya. Wala naman akong dapat na i-wave eh. Hindi ko maintindihan. Where is he coming from? Muli naman tiniyak ni Garcia na hindi niya iiwan ang COMELEC. Sherian Torres, ABS-CBN News. Nabiguman si Pinay boxer Nesty Petesio na makausad sa gold medal round sa Paris Olympics. Ipinagmamalaki pa rin siya ng mga kaanak at kaibigan sa Davao del Sur na nag-abang at nanood ng kanya laban. Proud din ang pamilya ni Pinoy weightlifter John Sinisa sa kanyang performance sa kauna-unahan niyang pagsabak sa Olympics. Nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hindi natulog at inabangan ang pamilya Petesio at mga bisita nila sa Santa Cruz, Davao del Sur ang laban ni Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio sa semifinals ng 57 kilograms division ng women's boxing. Bago ang bakbakan, ipinagdasal ng pamilya ang tagumpay at kaligtasan ni Nesty. Naghiyawan at nagpalakpakan ang mga nanood nang pumasok si Nesty sa ring. Kabado ang ina ni Nesty na si Priscilla, habang ang ama na si Teodoro tila napapa-coach pa sa kanyang anak habang nanonood sa telebisyon. Labis ang tuwa ng pamilya tuwing makakapagtama ng suntok si Nesty sa kalabang taga-Poland na si Julia Semereta. Pero nanlumo ang buong pamilya matapos ang tatlong rounds at inanunsyong talo si Nesty. Sa first round po, nakita ko na maganda ang pacing ni Nesty at saka yung pagpasok niya at ang mga timing. Ngunit bigla ang nagbago sa second round. Nakita ko yung galaw niya, medyo bumabagal eh. At nagtuloy yun sa third round. Naging emosyonal naman si Mang Teodoro habang humihingi ng paumanhin sa mga Pilipino dahil bigong makausad sa final round si Nesty. Patawad po sa bayan, patawad po. Siguro, ganito lang siguro yung naramdaman ng bilang dating coach at ama niya. Pero sa kabila ng nangyari, ipinagmamalaki pa rin ng mga magulang ni Nesty ang natamo niyang bronze medal sa kanyang Paris Olympic journey.
Proud na proud ako. Kahit bronze yun, tumatak din sa kasaysayan na isang Pinay, dalawang ulit naging Olympian. Siya ang kauna-unahan po. 9 gulang lamang si Nesty nang simula ng boxing. At ngayon, mahigit 70 na ang kanyang nasalihang mga boxing tournaments. Nakita ko sa anak namin na napuporsige siya. Pero ganun na talaga ang laban, may manalo o matalo. Labis din ang pasasalamat nila na hindi nakakalimot si Nesty na tulungan sila. Si Nesty talaga ang bumubuhay sa amin. Kaming lahat ng kanyang pamilya po. Hindi niya kami pinabayaan. Financial na pamaraan siya talaga ang sumusuporta sa amin. Samantala, masaya rin ang pamilya ng Pinoy weightlifter na si John Ceniza na umabot siya sa Olympics. Ito'y kahit na nabigo siyang mabuhat ang 125 kilograms sa snatch sa 3 attempts. Kita kong dughan. Sakit ang dughan ng tanaw sa anak, no? Tungod kay na, magod sa injury. Ayon sa ina niyang si Ludi, masakit panoorin ang kanyang anak lalo't alam niyang may injury ito sa balikat. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Pinagbabayad ng milyon-milyong pisong multa si dating AFP Comptroller, retired Major General Carlos Garcia, matapos mapatunay nagkasala sa mga kasong direct bribery at money laundering. Sa resolusyong nilabas ng Sandigang Bayan 2nd Division, pinagmumulta si Garcia ng mahigit 400,000 milyong piso para sa direct bribery at 1.5 milyong pesos naman para sa money laundering. Hindi kinatigan ang argumento ni Garcia na walang basehan ang pagpataw ng multa dahil ayon sa anti-graft court, naghain ng guilty plea si Garcia sa mga naturang kaso sa ilalim ng kanyang 2011 plea bargaining agreement. Nahatulang guilty si Garcia noong 2022 kaugnay ng pagkamal ng ilegal na yaman na abot ng 303 million pesos mula 1993 hanggang 2004. Sinentensya rin siya ng 4-8 taong pagkakulong dahil sa direct bribery at 4-6 taon naman dahil sa money laundering. Nagsimula ng tanggalin ng Meralco at ng MMDA ang mga salasalabat na kawad sa mga poste sa Intramuros, Maynila. Bukod sa masakit sa mata ng mga turista, may peligro rin itong dala. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Magagandang simbahan, Spanish-style buildings, at iconic na kalesa. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit patok na pasyalan ang Intramuros sa Maynila. Pero ano kayang tingin ng mga turista sa mga salasalabat na kable? Ang tawag nga ng mga Japanese dyan, spaghetti eh. Kasi parang, di ba, kulot-kulot. Hindi daw nila maisip na ganyan yung kuryente natin. Ang pangit. Sa gabal, sa mga picture. Kasi pag picture, masasama yan eh. Nitong Huwebes ng umaga, sinimulan na ng Meralco at MMDA ang pag-aalis sa mga kawad na hindi maayos ang pagkaka-install o yung mga hindi na ginagamit. Ayon sa Intramuros Administration, isa ito sa mga hakbang na kanilang ipinatutupad bilang bahagi ng kanilang kampanya na maideklarang ganap na UNESCO World Heritage Site ang tinaguriang Walled City of Manila. Ito pong mga proyektong ito ay isa sa mga proyekto na panimula para lalo pa pong pag-igihan at masigurado na mapasama po tayo sa listahan. Pero bukod sa pagpapaganda, isinagawa rin ang wire clearing operations para makaiwas sa disgrasya. Inuna nila ang posting ito sa may San Agustin Church na tumatagilid na kaya itinali na sa katabing poste. Yung bigat ng mga wires na ito ay hindi na kayang dalin noong poste. So may possibility, lalo-lalong ganyan, umuulan, pag may hangin na pwede siyang mabali, tumaob, may mabagsakan na pedestrian or motorista. Nagbabala naman ang Meralco na posible itong magdulot ng service disruptions tulad sa telepono at internet. Mag-advise po tayo na kumalan na po kayo ng internet, i-advise nyo po sa mga subscriber provider nyo. At sa tingin ko naman, pag nag-comply sila sa standards ng Meralco, may ibabalik po yung service nila. Ayon sa Intramuros Administration, maghihigpit na rin ito sa pagbibigay ng wire installation permits.
Muli ring hinikayat ng MMDA ang iba-ibang LGU sa Metro Manila na magpasa ng ordinansa para parusahan ng mga kontraktor na hindi sumusunod sa standard pagdating sa pag-i-install ng mga kawat. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Apat na programa ng ABS-CBN ang pinarangalan sa Anak TV Awards. Bibida naman sa Once on This Island musical ang ilang star magic artists. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Tumanggap ng mga parangal ang apat na programa ng ABS-CBN at Knowledge Channel sa Sine Bata Video Competition ng Anak TV. Pagbibigay pugay ito sa mga video na ginawa para sa mga kabataan na nakatuon sa temang pagkakaibigan sa pagkakaiba-iba. Ang Story A, ang planetang makulay at gameplay teamwork, pinarangalan sa professional non-fiction category. At ang Hero City, Kids Force, Hero Festival, isang animated show na tampok sina Darna, Captain Barbell at Plastic Man ay nagwagi sa kategoryang professional non-fiction. For ABS-CBN, napaka-importante ng segment na bata para sa atin as a company. It's always important for us to reach out to the young people for them to be taught the right values. Wagi na sa professional fiction category ang Kwentoons, si Bino, si Buboy, si Bantay, magkaibigang tunay ng Knowledge Channel. Natutuwa kami na taon-taon nga may award yung Knowledge Channel mula sa Anak TV. Ang ginagawa naman natin sa Knowledge Channel ay mga videos na may kabuluhan, curriculum-based, para makatulong sa pag-aaral ng mga bata. Nakatakdang ipalabas ang mga entries mula sa Sine Bata sa Southeast Asia Video Festival for Children ngayong November. May bago ring mapapanood sa Knowledge Channel simula ngayong Agosto. Sa pakikipagtulungan ng National Council for Children's Television, mapapanood na ang Makabata Block. Kabilang dito ang DocuBata kung saan bida, ang obra ng mga kabataang dokumentarista. Mapapanood din ang Buhay na Buhay, tampok ang mayamang kultura ng bansa. Mapapanood din ang NCCT Originals na mga awit ni Pina, Merriam's Online World, Wellness Kada at Mang Lalakbay. Inilunsad ang Makabata Block sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at 25 taong anibersaryo ng Knowledge Channel. Ang gaganda kasi ng mga napili naming mga programa, no? Na sa tingin ko ay talagang ma-highlight yung ating kultura. The Filipino children need to have this kind of quality educational shows that are also entertaining, no, and engaging. Mapapanood na rin sa Setyembre sa Entablado Teatro ang musical na Once on This Island. Tampok ang ilang star magic artists gaya ni Shania Gomez, Jordan Andrews at Angela Kent. May part doon na nakaka-pressure pero at the same time, mas umaangat yung saya na maging parte po ng magandang musical na to. Mapapanood ang Once on This Island simula September 6 hanggang 29 sa RCBC Plaza Makati. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Nasa Canada na ang Nation's Girl Group na Beanie para sa serye ng concert. Mainit na pagsalubong sa kanila ng Blooms pagdating pa lang sa Vancouver International Airport. Sold out na ang Beanieverse Vancouver na gaganapin sa August 9. Pagkatapos naman nito, biyahing Edmonton ng Beanie at sunod naman sa mga lungsod na Winnipeg at Toronto. Bago ang series ng concert sa Canada, matagumpay ang performance ng Beanie sa KCON sa Los Angeles, California at dinumog rin ang kanilang fan meet sa Ontario, California. In Canada. Canada na. Mm-hmm. The local is here. Ay, kababalik lang. Hintayin nila ako ron. Diba? Siya yung only guy sa Bini. Sa record siya. Sa Canada ba, meron din siya lasa labat na. No? Yung mga kawad ng kuryente. Wala. Nasa ilalim ang kuryente. Dapat ganun na. Dapat ganun na. Hindi nga magawa yung lasa labat, ilalim pa. Hindi, talagang pangit. Kahit sa mga subdivision namin, nakalawit pa ngayong iba eh. Oo. Pinababayaan na ng karamihan daw yun. Nakausap ko yung Meralco eh. Dahil ang Meralco, tinaas nila ang poste. Pero makalumang na kasi yun. Mataas ang poste, umiwalay sila. Karamihan daw doon ay mga telecom. Telecom? Telecommunication. Oo, yung mga ano. Pati yung cable.
yung mga cable na company. Basta na lang naglalagay yung kanilang mga contractor, iniiwan nila, wala silang pakialam. Basta na ikabit nila. Oo, kaya yun, mabuti naman sa Intramuros. Oo, dahil naging tourist attraction eh. Pero hindi lang Intramuros yun. Ay, ang dami, di ba? Sa Mandaluyong, yung sa Caloocan. Sa May Tondo, ang dami. Ang pangitingnan. Pangitingnan talaga. Hindi naman pwedeng putol. Wishlist tayo, basta putol. Isa yun. Basta-basta putol, mahirap. Buti nga, inaayos na ngayon ng Meralco. Yung sa Intramuros at saka MMDA. Oh, marami nga ayusin. Marami yun. At marami least, di ba, for a change. No, for a change. For a change. For a change. Yan po. Abang balik. Binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Henry Omaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Mapapanood na rin po ang TV Patrol sa Prime TV at mapakikinggan sa ilang favorite music o FM radio. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. At mapapanood ng live ang TV Patrol at replay ng paborito niyong programa sa iwanttfc.com. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At sama-sama rin tayo sa Gabi-Gabi sa All TV. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan.